Ay, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Welcome sa ating live ngayon, ngayong gabi. At ito na naman si Brother Dodo Gonzales. Naway ang Panginoon, samahan tayo ngayong gabing to sa ating talakayan sa mga salita ng Diyos, no? Medyo may lapin tayong mga araw na hindi tayo nakapag-live. Kasi kaiba nga sa Maynila, kasi nasa bahay lang ako ron, na-quarantine. Lockdown, mahirap lumabas eh. Rito, medyo maluag-luag. Kaya marami rin tayong mga responsibilidad ng mga gawain sa labas na ating ginagawa. Anyway, hindi dito tayo ngayon. Salamat sa Panginoon sa buong araw na tayo sinamahan. Binigyan ng kalakasan ng ating katawan. Sa lahat natin mga problema, mga plano sa buhay, no? Dahan-dahan yan. Ipinadama sa atin na siya in charge at saka talagang concern sa atin, no? Sa ating mga plano. So, kumusta na? Pati na dyan sa Luzon, no? Lalo na sa Luzon, yung mga kapatid natin dyan, mga palara, reambulansa. Sila si Glyson, kasama yung mister mo. Sila si Jezebel, saka si Ray. Pati na rin sa Cavite, kumusta na kayo dyan? Sa mga Aspasyo, no? Pamilyang Aspasyo, kung Ma'am Edith, ng Zarciano, sa lahat na naan dyan. Ang Louie, iba niya sa Bacoor. Pati na rin sa Muntinlupa, kumusta na ka Ronald, ka Angie, kang Bernard La Caracol, no? Rudel, at yung Brother Tony sa Laguna, kumusta na kayo lahat dyan? Medyo hindi talaga tayo magkakita physicalan, pero salamat sa Panginoon na eto, binigyan tayong pamamaraan, no, para magamit itong internet, itong web, para magkakita-kita man lamang tayo sa dito, sa net. So, kumusta na rin dyan sa Cebu, kumusta mga Duero, sila Lingling, sila si Rubema, no? Duero, kasama ni John, Ron, o ni, kasama ni Wilmar, pati na yung kapitbahay namin dyan, si Brother Danny, kumusta Brother Danny, pati na yung sinanay na kapagbigay, alas yung mga tinda niya, nandun ako sa Cebu, tayo tayo ng church, talagang nagpakita sila ng concern, no? Tsaka hospitality. Sa atin. So, kumusta nang ingat-ingat lang kayo dyan. Pati na kapatid ni Oli dyan si Bo, si Ige. Kasama yung misis at mga anak. Dyan sa Visayas, kumusta sa kapatid ko si Dodoy dyan sa Leyte. Namatay na asawa, no? Kumakailan lang, ilang araw lang. So, ingat-ingat kayo dyan, pati na yung mga pamangkin ko. At sa ating mga kapatid na sa labas ng bansa, Pilipinas, alam ko na medyo ganun pa rin ang sitwasyon nyo, no? Iba, walang trabaho. Iba naman, shorten ang oras sa trabaho. Iba naman, gusto nang umuwi. Wala pa yung mga papel. Iba naman is, ano tawag dyan? Nasa pag-alala, nasa takot, pero wala kayong magawa. Maliban lockdown kayo sa isang lugar, talagang nandiyan kayo sa sitwasyon na wala na kayong ibang makakapitan, kundi ang pananampalataya sa Diyos, di ba? So, kumusta lang ng Remy? Lahat, no? Lahat ng naan dyan. Hindi ko na lang babanggitin. Naan dyan sa labas. Mga kapatid natin, sana ipagtibayan nyo yung mga sarili nyo. Sama ang pananampalataya sa Diyos. Na makaka-injure kayo, no? Makaka-injure sa lahat ng mga pinagdaanan nyo ngayon dyan. Kumusta lang rito sa Mindanao, sa Davao, Busan, Osamis, Oroqueta, Mubud, Siargao, Surigao City, Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, Agusan Sur, Agusan Norte, Surigao del Norte, Surigao City, Surigao Sur. Hindi ko na babanggitin mga churches natin kasi marami mga kapatid, no? Kasama ng mga pastors natin, kumusta na kayo dyan? Pati ng mga followers natin. Saka pala, ulit-ulitin ko, huwag naman kayong nangiis na ba? Kasi may YouTube na tayo eh, yung RG's Messages Unplugged. Kung saan nakasuot ako ng three-port na puti na shirt. So, paki-subscribe na lang tsaka mag-iwan na lang kayo ng comment, mga kapatid. No? Hindi dahil sa pera, kundi ma-share naman natin, no? Doon sa sanlibutan yung mga salita ng Panginoong Diyos. Diba? Sabihin niyo yung mga friends niyo. So, salamat at ipagpatuloy pa rin natin ang pagpe-pray sa ating gobyerno, no? Lalo na sa ating presidente. Maraming criticism na kanyang hinaharap. Hindi mo talaga
Tawag rito, hindi mo makukuha 100% yung mga tao eh, ang tao dyan, kakampi sa'yo. Hindi kaya, sa Bisaya pa, muuyunin mo. Kasi hindi lahat mo, hindi mo naman lahat mapiplis eh, kasi may ibang prinsipyo yan, may ibang interes. Minsan yung interes pang sarili, basta na lang makapagsalita sa media na hindi responsable sa kanyang mga salita, hindi niya alam kung anong patutunguhan. I-create ba ng gulo? I-create ba ng chaos? I-create ba ng division lalo? Sa panahon ng pandemic, sinasabi ko na, pinipreach natin mulat-mula pa, noong March 14, hindi ko nalimutan yun. Nung simula ang lockdown sa Maynila, na bigyan natin ng right attitude, no? And right response itong pandemic na to. Right attitude, una sa lahat dyan, sumunod tayo sa batas. Ikalawa, attitude sa sarili natin. Huwag tayong masyadong i-complicate yung pamumuhay natin. Kung ano yung nandyan, yun na, right attitude sa Diyos, lalo na. Kasi puro tayo na lockdown at puro tayo, mga kapatid, puro tayo wala magawa eh, sarili natin. Okay, so kumusta na lang lahat dyan ha? Ngayong gabi ito, mga kapatid, dadako tayo sa isang topic no, na andyan naman sa screen eh. Understanding the claims, ano ba siya? Understanding the claims of Christ, giving substance and flavor of our faith. Yun po yun. Bakit ko nasabi yung title na yun? Sapagkat kailangan itong ating pananampalataya, mga kapatid, hindi lang po may lasa eh, o flavor o taste. Kailangan may laman din, di ba? Tulad ng isang pagkain, tulad ng isang magandang kanta. Sabihin mo maganda dahil sa melody lang, pero yung laman pala, yung substance ng kanta, yung laman ng kanta, eh walang kagatol-gatol. Walang direction, walang quality. So magkaiba po ang substance at flavor. Tulad ng pagkain, marami sa atin rito. Lalo ng mga bata, di ba? Pag binigyan mo ng chocolate, walang pake. Kung anong quality na andyan sa chocolate, ang kanila lang yung flavor. Di ba? Kung ano-ano mga flavor hinihingi. Pero hindi nila alam yung substance, yung quality ng ice cream, eh may asukal. Di ba? So sa ating pananampalataya, ganun po yun. Hindi pwedeng titingnan sa labas ng tao, tingin natin, o sa tingin ng ating mga churchmates, sabihin natin may lasa. Sabagat, siguro, we are being so religious, pinapakita natin yung mga sarili natin doon, di ba, para tayo nasa simbahan, Biblia, malasa. Pero ang tanong ko, may substance ba? May laman ba? Di ba? So balance po yan. Malalaman mo lang ang pananampalataya mo na may lasa at may laman, may quality. Pagka naiintindihan mo mismo yung pinananampalatayaan mo, di ba? Karamihan sa ating ngayon eh, dapat balance. May flavor. Meaning, may sense of taste, no? May taste. May lasa eh. Yung pananampalataya natin, malalasahan mo talaga, eto yung mananampalataya. Ramdam na ramdam po ito yung pananampalataya ng taong to. Ikalawa, may laman. Ibig sabihin ng laman, may substance, may quality. Hindi yun isang klaseng pananampalataya na based lang doon sa activity sa church. Na kapag may activity sa church, may Bible study, may fellowship. Ayun, active ka. Akala mo may quality. Pero pagka after nun, wala nang mga activities, nag-iisa ka na lang, nawala pa yung taste, nawala pa yung flavor, nawala pa yung laman mo. Bigla ka ng lamig, bigla ka ng tako, bigla ka ng boredom, di ba? Na boring. Yun po yun. So, dapat may substance, may laman, at saka may flavor yung ating pananampalataya. At ngayong gabing ito, tatalakayin natin, no? Iintindihin natin ang mga claim ni Christ, no? Nasa Bible, mga kapatid, kanilang hapon ko lang ito, kanilang tanghali, galing ako sa bundok sa amin eh, para maintindihan ng mga Tagalog. Kasi pag sinabi yung mga bukid, ang nasa utak niyan, mga pure Tagalog, basakan sa Bisaya. Wala po kami sa Palayan. Doon kami pumunta sa bukid sa amin, bundok sa Tagalog. So yun, mga kapatid. So, kanina ko lang ito ginawa at gusto ko i-share sa inyo yung binigay sa akin na message sa Panginoong Diyos. Okay, understanding the claims of Christ. Meron siyang claim name eh, nasa aklat ng Juan. Sabagat, pagka naiintindihan mo yung mga claim niya,
mga kapatid, papakilala niya sa kanyang sarili kung saan kiniklaim niya isang bagay. Ito ay magbibigay nga ng quality sa ating pananampalataya. Substance and the flavor, taste sa ating pananampalataya. May lasa ang ating pananampalataya. So nga pala, magtatanong ako sa inyo, kumusta na ngayon? May lamang ba talaga yung pananampalataya natin? Ibig sabihin, kahit na sa lockdown tayo, kahit ganito, sa nasa problema tayo, may ano ba, may tao dyan? Kaya ba natin i-presentar? May lasa pa ba yung pananampalataya natin? Puro na lang tayo murmurings, puro na lang tayo pagdadalawang isip, doubtful, di ba? Puro na lang complain, puro na lang kung ano-ano na lang. So, importante ito mga kapatid, no? Wala tayong ibang tatalakay, kundi ang Panginoon sa Kristo. Okay. So, ano yung mga claim ng Panginoon sa Kristo na bababasa natin sa aklat ni Juan, no? Marami yan. Mga anim na mga claim niya. Na kung saan sinasabi niya sa kanyang sarili, I am. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door and the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. And then, I am the true vine. Yun po yun. Pero, yung mga kiniklaim niya, sinisimulan niya parati sa salitang I am. I am. Sa Hebrew, ang salitang I am, intindihin natin, mula sa salitang Hebrew, Eye. Meaning, I am without equal. Wala pong kapantay. Yun yung ibig sabihin sa Hebrew. Walang kapantay, walang katulad. Walang sino man na maikukumpara. Yun po yung meaning sa salitang I am sa Hebrew, meaning I am without equal. Salitang Grego, galing to sa ego elme, meaning I exist. I exist. Sa Bisaya sa English, yung pagka-andyan niya, no? Pagka-presente niya. So, ito mga salitang to, kung naintindihan mo yung salitang I am, the claims of Christ, malalaman mo kung anong epekto rito sa atin at ma-stress mo sa pananampalataya mo upang yung pananampalataya mo ay magkaroon ng substance o laman o quality at magkaroon naman ng flavor or taste. Mahirap kasi maraming mga Kristiyanos ganyan eh. Hindi malasa ang pananampalataya eh. Yung pagsasamba lang, pagbabasa ng Bible, matabang, di ba? Pag ang isang ulam matabang, ang gagawin mo? Lagyan mo ng asin. Lalagyan mo ng flavor. Pero iba, kontento na sa katabangan eh. Matabang sa pag-ibig sa Diyos, matabang sa pagpupuri sa Diyos, matabang sa pagbabasa ng Biblia. Minsan nagbabasa ng Biblia, mas mataas pa nga ang panahon doon sa cellphone eh, sa mga larong waka-waka, ML, kung ano-ano. Hindi mo na nakita yung flavor mo na pinipresenta mo sa Diyos. Hindi ba? So therefore, kung wala ng flavor, wala ng lasa, hindi mo na malasahan, asan na yung quality? Huwag masamihin sa ating nandiyang quality, tapos wala ng lasa. Mag-ingat-ingat tayo mga Kristiyanos, ingatan natin yan. Importante yan sa last days. Eh, dito nga sa pamilya ko, sabihin ko, nagagalit ako eh. Bakit? Kasi iba yung relasyon sa pamilya, iba yung relasyon bilang pastor doon sa kanila. Asikasuhin natin yung ating pananampalataya. Minsan eh, sa buong araw, ilang beses tayo kumain. Ang resulta nga, naglalakihan yung tiyan natin, daming bilbil, na high blood tayo, lalo na yung lockdown. Pero hindi man lang natin kinain, nalasahan ng mga salita ng Diyos. Hindi ba, wala tayong kusang loob, wala tayong kusang, yung tayo ba? Kung hindi pa tayo mag-live, kung hindi wala pang gagawin natin service, hindi tayo kakain, hindi tayo re-respeto. So, yun yun. Ngayon, ano yung mga claim ng Panginoon sa Kristo doon sa kanya sarili? Remember, the word I am in Hebrew is Eye, meaning I am without equal. And in Greek, it is ego elme, meaning I exist. Ano yung mga claim ng Panginoon sa Kristo? Okay, sa so John chapter 6, verse 35, basahin natin mga kapatid. Juan kapitulo 6, 35. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. But I say to you that you have seen me and yet do not believe. So, ito po yung nabanggit ng Panginoon sa Kristo sa harapan ng kanyang mga alagad at mga tao nakikinig sa kanya. After niyang na-feed, napakain ang 5,000 sa 5 tinapay lamang at 2 isda. Hindi ako nagkakamali. 5,000 ang kanyang pinakain.
Pero nung nakakain na yung mga tao, meron siyang statement in which dapat nating intindihin para magkaroon ng substance at taste o flavor yung ating pananampalataya. Ano yung sinabi niya? Sabi niya is, I am the bread of life. John 6:35. Sabi dito, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. So siya raw ang tinapay. Pag sinabi mo tinapay, sa katawang lupa lang natin, itong physical natin, hindi ba? Yung iba, yung ibang kultura, ang tawag dyan, ang tinapay, yun ay yung pagkain nila. Yun yung base sa kanila existence. Tayo lang naman mga Pinoy mahilig ng rice eh. Hindi ba? Tayo lang mga Pinoy ang sobrang magkonsumo ng rice. Pero kung pumunta ka doon sa ibang kultura, sa ibang mga rasa, ang kanilang alternative doon sa rice is yung bread mismo. And during the time of Jesus Christ, yung bread, yun yung pinaka-rice nila. Lalo na yung bread na walang leaven, walang levadura. Pag sila ay gumawa ng isang pagtitipon, di ba? So sa Middle East, during the time of Jesus Christ, bread was so very important in their daily needs, no? Para maka-exist sila. What is the purpose of the bread? Sa physical lang. To give us nutrients, to satisfy our hunger, di ba? To satisfy our hunger. Sa physical. Yun po yun. Pero nung sinabi ng Panginoon sa Kristo na siya, I am the bread of life. Intindihin natin. Di ba? Inahilin tulad niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang persona sa isang tinapay. And he who, sabi rito, he who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never be thirst. So meron tayong dalawang gagawin na ang dapat nating intindihin upang hindi na tayo gutumin at hindi na tayo makaka-feel ng kauhaw, di ba? Hindi ka na uuhawin. Ano sabi ng Biblia? He who comes unto me shall never be hunger, and he who believes in me shall never be thirst. So come and believe. So importante po yun. Ano yung sinasabing bread of life? Bakit sinabi niya kanya sa lang yung bread of life? Sabagat merong aspeto sa pagkatao natin, mga kapatid, na hindi physical lang ang magbibigay sa atin ng satisfaction. Di ba? Kaya nga kung wala kang relasyon sa Panginoon Jesus Kristo, yung craving mo, alam mo yung craving mo? Anong craving mo rito sa lupa kung wala lang Diyos? Tayo nag-crave tayo. Di ba? Yung mga bata nag-crave ng chocolate, nag-crave ng ice cream, yung craving nila. Pagka medyo adolescence yan, nag-crave ng spaghetti. Ngayon sa lockdown, nag-crave na kayo ng mga kung ano-ano mga pagkain dyan, ino-order online, di ba? Kasi minsan siguro, nagsawa na kayo sa gulay, kung ano-ano lang dyan, sa sardinas, mga dilata. So may craving tayo, physically, at sa ating pagkatao, di ba? Yung iba ngayon, yung craving nila dati, nung wala pang lockdown, ano yung craving nila? Nightlife, gigs. Di ba? Gagawa ng gigs, gagawa ng kung anong mga nightlife na mga activities. Eh ngayon naputol. Pero the craving is there. Kaya nga delikado eh. Pagbalik normal na tayo, yun. Kita ka. Yung craving ng tao physically. Dahil, ano tawag dito, hindi nagugutom physically, hindi nagkukontento ang tao eh physically. May craving siya parati. Pero yung life na sinasabi ng Panginoon sa Kristo na kailangan intindihin natin siya ang bread of life, hindi po yung physical. Ito yung dapat natin tutukan. Ito yung pangangailangan spiritual na kung saan sabi ng Biblia, he who comes unto me shall never be hunger, and he who believes in me shall never be thirst. So, only Jesus. Now, without Christ, you can't be satisfied in this life. So, tingnan mo yung mga tao ngayon, ano yung craving nila? Di ba? The more that you crave ka lang, wala kang Panginoon sa Kristo sa buhay mo, puro lang ang craving mo, puro sa lapi, katanyagan. The moment na mawala yan sa'yo, the more ang craving mo, nagahanap ka. So kikilos ka ng kikilos, hanggang sa masadla ka, pero ang iba naman dyan, kung makakamit na nila ang kanilang gusto, nakukulangan pa rin, at doon pa rin yung craving. Hindi ganyan. Alam mo, pag ang Panginoon sa Kristo nasa atin, sabi ng Biblia, he who comes unto me shall never be hunger, busog na busog ka, hindi physical.
Maraming tao ngayon, mga kapatid, gutom sa physical, gutom din sa spiritual. Meron mga tao busog ngayon sa physical, sa material, pero gutom na gutom sa spiritual. Hindi lang nila nakikita. Pero kung maintindihan mo lang ang isang bagay na nangyari sa'yo, na kahit may mansyon ka, kahit may pera ka, pero there is an emptiness na nasa sarili mo. How ang paghihapon sa Bisaya pa, that is your hunger. Wala kang peace of mind, wala kang magandang relasyon sa pamilya mo, sa bawat tao, and you are still in a state of, ano tawag dito, depression. Depressed na depressed ka, restless ka, kahit andun na lahat sa'yo. Yun yung sinasabi ko, there is hungry in your soul, hunger in your soul. Meron ka gutuman doon sa kaluluwa mo, hindi sa katawan mo. And only Jesus can satisfy your soul. He is the bread of life. That's why if you want, kung ayaw mong magutom, spiritually, come unto Him. He who come unto me shall never be hunger, and he who believes in me shall never be thirst. So kung mananampalataya ka, hindi ka nauhawin. Ito yung kaiba na hindi naiintindihan ng sanlibutan. Akala ng sanlibutan, akala ng mga tao rito, yung sistema ng sanlibutan, yun yung makapagbibigay sa kanila ng satisfaction. Now, nahitamo itong lockdown, nangyari itong pandemic. Ano? Nasatisfied ba tayo? Di ba nagkikrate tayo until now? Yun nga resulta eh. Hindi ito nagbibigay ng satisfaction. Bakit? Unang prueba lang. Ngayon, ang internet. Andan, ginagawa natin online. Part of surviving. But I'll tell you, hindi lang po yun ang titingnan natin. Why? Sabi na Pentecostal, I am the bread of life. What kind of life? The spiritual life and the eternal life. Hindi nitingnan lang natin yung physical life lang. So, kung kaya, maraming tatanungin mo ngayon mga tao, sabi mo, nanampalataya ka sa Diyos? Opo, nanampalataya. But where is the substance? You are living not on the substance of your faith. Why? Kasi yung ginagawa mo, religious lang eh. Hindi mo siya ginawang kaparte sa spiritual mo na buhay, na kung saan, sa daily, kung ikay kumakain ng 3 beses sa sanghara plus snacks, yung pakigrelasyon natin sa Panginoon sa Kristo, sa tinapay, sa totoong tinapay na bibigay buhay sa atin, dapat pinapapasok sa natin yan eh. Pinapansin natin. And what is the flavor? Anong flavor mo? Tuwing linggo lang sa church? Tingnan ka na ang bait-bait mo ron? Tingnan ka na ang masigasig ka? Di ba? Titingnan ka na, ayun, kung ikaw lang ang worship leader, kung ikaw ang kumakanta, ikaw ang singer doon, sabihin mo, do you know yung flavor mo? Every Sunday flavor of your faith? No. Ang flavor natin para ng palataya, matitikman natin even now, kahit nasa kahirapan tayo, nasa uncertainties tayo, walang kasiguruhan. Yung flavor natin para ng palataya, dapat matitikman to. Dito natin papatikim. At yung substance, quality natin para ng palataya, dito natin ipakita yung quality. And to present that quality and the flavor of your faith is to believe that Jesus Christ is the bread of life. Kaya nga, sa mga taong may quality, may substance, at may taste at may flavor, ngayong panahon sa pandemic, sasabihin nila, kunin mo na lahat sa akin kahit ano pa. Basta may Jesus lang sa akin, okay na sa akin yan, contento na, why? Kasi alam niya, yung bread of life, yung si Jesus Christ, hindi siya iwanan physically sa kanyang mga needs, materially, financially. At lalong hindi siya iiwan with emptiness sa kanyang kaluluwa. Satisfied siya, bubusugin siya. Kaya sabihin ko sa inyo, kayong mga nasa labas ng bansa. No? Kayong mga nasa labas ng bansa. Satisfy your hunger. Come to Jesus. Hindi ito para sa mga believer lang, even Christians. The word come to Jesus, meaning, asikasuhin mo yung relationship mo sa Kanya. You will cultivate your relationship. And believe in Christ so that hindi ka nauawin. Hindi ba? Hindi ka, He will satisfy your thirst. Mga kapatid. So, pag sinabing, I am the bread of life, no one can equal with Him. Because the word I am is without equal. And He existed. Mga kapatid. So, to give substance and flavor of our faith, accept Jesus Christ and believe in Him. Come to Jesus Christ and believe in Him. He is the bread of life. He will sustain you. He will give you fulfillment. He will give you contentment. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Kristo eh. Ano sabi sa Matthew chapter 4? 4? Verse 4? Ano sabi niya? Man cannot live by bread alone.
But by every word that proceeded out from the mouth of God. Who is that word? Jesus Christ. He is the bread of life. Hindi raw tayo mabubusog sa tinapay labang physical. Hindi tayo mabubuhay sa physical lang na tinapay. There are people who live physically abundantly. But actually, they are dying spiritually. Why? Because wala silang mga salita ng Diyos. Kaya pag sinabi mo si Christ ang bread of life, kadugtong niya yun yung mga salita niya. So very important po ang pag-aaral, ang pag-meditate, ang pag-sink in, to dive deeply, to be baptized by the Word, to be immersed by the Word of God. Ito yung ni-neglect natin. Hindi natin to pinapansin na ito yung trabaho ng Diablo. Dina-divert ang ating pag-iisip. Nilockdown na nga yung ating katawan. Nilockdown na nga yung limited ng ating mga kilos. Lahat ng oras na sa atin na hindi na ninakaw ng business. Hindi na ninakaw ng mga trabaho. Hindi na ninakaw kung ano. Nasa atin na. But how do we treat them, no? Paano natin trinit ang bread of life na si Jesus Christ? Did we eat His words? Did we meditate His words? Yun yung problema, mga kapatid. Kaya nakita mo, yung mga tao ngayon, yung taste, yung flavor ng pananampalataya, walang kalasa-lasa kahit isang versikulo lang para sa kanyang paninindigan, hindi kayang i-explain. Hindi kayang ipaintindi. Kaya kung paano wala kang nalalaman sa kanyang mga salita, hindi mo kinakain, hindi mo sink in sa spiritual mo, you're still hungry. Nagugutom ka. Because without Him, we can't be satisfied. It is only Jesus Christ and through His words. Without Him, our craving will not end, will not stop. Kaya maraming mga tao ngayon, no, na walang kakontento-kontento, walang satisfaction sa kanilang mga buhay. It is Jesus who will stop your craving. Worldly craving. Kaya sabi ng Biblia, what profit of a man if he gains the whole world but lost his own soul. Yun po yun. So, intindihin natin. Kaya, magbasa po tayo sa mga salita ng Diyos. Mag-meditate tayo. Huwag natin lukoy yung sarili natin. Ilang beses na ako nagsabi ng preach. Just for the sake of advice lang. Ha? Hindi yung palilin lang ka sa Diablo, mayaya naman tayo sa harap ng Diyos. Buong araw nag-ML tayo. Ilang oras nagbabal tayo sa cellphone, nanonood ng video. Di ba? Sinabi bang masama yan? Hindi po masama. Ang masama dyan, yung oras mo, binigay mo lang doon, hindi mo binigay sa Panginoon. Di ba? Inasikaso ba natin ating kaluluwa? Wala. Mas inasikaso pa natin yung ating katawan. Ilang oras ka nag-gym? Kung pwede na ba mag-gym? Ilang oras ka nag-aerobics? Pero hindi mo binigyan exercise. The word workout, mga kapatid, it is applicable also in our spiritual side. Kasi pag sinabi mong workout, it is a gymnastic word. Pag pumasok ka sa gym, yun. Nag-workout ka to give health. Ikalawa, shape ng katawan mo. Ikatlo, to eradicate sa mga unwanted fats o kung ano ba dyan sa katawan mo. Pero yung workout natin sa ating pananampalataya, hindi natin ginagawa eh. Eh hindi na eradicate until now. And there is no substance. Wala pa rin quality yung ating pananampalataya. Pagdating ng problema, ayun, maigil lang tayo kung nakikinig. Tatamaan ang mga salita ng Diyos. And after that, balik ulit. Hindi ko sinabing maging santos tayo, maging religyoso. Ang sabi ko lang, ikaw mismo personal, kasi kasuhin mo yung relasyon mo sa Panginoon. Kaya hindi tayo nabubusog spiritually. It is because we did not come unto Jesus. Kasi ang kabusugan po natin, wala po sa church eh. Kabusugan natin, wala po dyan sa pastor. Wala po doon sa grupo. Ang kabusugan ng ating kaluluwa, kung tayo may tamang relasyon, if we come unto Jesus. Sabi nga ng Biblia, those who come unto me shall never be hunger. The word come, hindi lang yan para sa unbeliever. Continual, spontaneous, and constant fellowship to Jesus Christ, which is the bread of life. Kasi hindi lang isang araw ka lang nangangailangan sa Kanya. It is constant, spontaneous, sustaining faith ang kailangan, mga kapatid. So, love the bread of life. Jesus says, to give substance and flavor of your faith. Ikalawa po, na Kanyang claim.
Dito sa John chapter 8 verse 12. Basahin natin ha. Paki-watch party na lang tapos reviewin niya naman yung video ko. Yun na, paki-subscribe sa YouTube, no? RJ's Unplugged, Messages Unplugged. So John 8, sabi rito, isang claim niya, verse 12. Ano sabi niya? Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kita nyo. Isa itong radical claim ni Jesus Christ sa mga panahon niya. Sabi niya, I am the light of the world. World that? I am the light of the world. Alam mo mga kapatid, kung basa, basahin natin sa John chapter 3, verse 19. John chapter 3, verse 19. Sabi rito. Basahin ko. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone practicing evil hates the light, and does not come in the light, lest his deeds should be exposed. But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen that they have been done in God. Pakibuksan mo na ito, John 3:19. John 3:19. So, nung nag-claim ang Panginoon sa Kristo that he is the light of the world, totoo po yun. Hindi po yun. Ang contrast eh. Bakit tinawag niya na he is the light of the world? Basahin ko sa Bisaya para maintindihan natin na. 1 Kapitulo 3, versikulo 19. Ano sabi rito? Huwag ang paghukom mo kining, ang kahayag mayan sa kalibutan. Huwag ang kangit-ngit mo ikipalabi sa mga tao sa pagigugma kayo sa kahayag. Kay dautan man ang ilang mga buhat. Kay ang tanan nga nagabuhat o mangilad, nagadumot sa kahayag. Huwag dili mo duol sa kahayag, sa kadlok na tingali ho niya, masuta ang ilang mga buhat. Apan siya nga nagahimo sa matuod, muduol sa kahayag, aron ikapadayag nga ang iyang mga buhat na nahimo diya sa Diyos. So John 3:19-21. So diyan mo makikita ang pag-claim ng Panginoon sa Kristo na siya ang ilaw sa sanlibutan. Sabi ng Biblia, the light has come. At yung mga tao nung dumating rito, ang ilaw na siya, ang Panginoon sa Kristo, ay hindi umibig sa kanya bilang ilaw ng sanlibutan. Sabagat, andun sila sa kadiliman. At ang isang prueba kung bakit andun sila sa kadiliman, sabagat ang kanilang mga gawa ay masasama. At ayaw nilang lumapit sa liwanag, sa katotohanan at sa liwanag, sabagat baka nag-aalala sila o ayaw nilang ma-expose yung kanilang mga gawang masasama. Ngunit sino man na lumapit sa liwanag, mga kapatid, ayun, nakakatanggap ng liwanag. So itong light, alam mo, dito sa libutan ngayon, maraming mga light eh, lumabas. Minsan, moral, mga moralist. No, moralista. Yung pag sinabi moralista, yung mahilig ng high standard, no? Tulad sa mga panahon ng Panginoon Jesucristo, there are certain moralists, the religious one, the Pharisees, the scribes. Ito yung mga maingay. Pag may ginawa kang masama, ang mga moralista nag-iingay. Pero halos lahat ng mga moralista ngayon, may nakikinig. Sino ba naman hindi gusto ng moral? Di ba? Pero sabihin ko sa inyo, kung yung moralidad natin, ibabangga natin sa ilaw, sa Panginoon Jesucristo, every morals of us will be interpreted according to His light. Kaya nga, yung mga sinasabi natin mga moralista dyan, let us accept the fact na hindi tayo light. Kahit mga pastors, kahit mga pare, kahit sinong ministro, kahit moralista ka pa, ikaw sigaw ng sigaw na morality must be imposed, must be observed. Okay lang yan. Yun yung kailangan kaysa naman immoralidad. But if we come unto Christ, yung sinasabi natin moralities, na gusto natin may light, ang totoo niya mga kapatid, hindi yan eh. Darkness yan. Bakit? Gusto natin moral, sino ba namang hindi? Pero ang totoo niya, meron tayong kamalian, kaya let us accept the fact na even the ministers of Christ, history, ang nagsasabi, kahit nga ang Biblia, di ba?
Wala pong sinasantong kasalanan na nandito sa atin. Ni papa ka pa, pare ka pa, pastor ka pa. Walang sinasantong kasalanan, pagiging makasalanan natin. So, kailan man hindi tayo nagiging tunay na ilaw? Ngayon nga, sa pamilya, hindi ba? Sabi mo, ang inang ilaw ng tahanan. Okay, ilaw. Sa anong side? Siguro, dahil mabait siya, yung ganon. Pero ang totoo niya, hindi sa tunay na ilaw, dahil makakita ka pa rin ng mga kadiliman doon sa ina mo. Hindi perfecto yan eh. Di ba? Sabi mo, ang bait-bait ni nanay kasi nagbibigay ng baon. Pero sa other side, let us accept the fact that we are not the true light. Sabi mo, ang bait-bait, ilaw ng tahanan yung papa mo, ilaw ng tahanan yung pastor, o ilaw ng iglesia yung pastor. Sabi mo, ilaw yung apostol mo, ilaw yung ministro mo, ilaw yung pare, ilaw yung papa. No. They are not the true light. Sapagkat ang liwanag ay dumating na sa lupa, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. At marami hindi lumapit sa kanya. They reject. Di ba? Bakit? Kasi ang mga gawa nila is masasama. So let us accept the fact. Di ba? Maliban na lang kung andyan ang Panginoon Jesucristo sa ating buhay, yun yung magiging ilaw natin. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, tayong mga ministro, do not be a disciple of a person. Hindi po disciple of a person, but be a disciple of the Word. Kailangan magiging disipulo ka, hindi po sa persona. Kasi sasali ka sa isang grupo dahil sa persona, dahil may kapangyarihan siya. Dahil nakita mo na parang kung magsalita siya, kapitapitagan. Tapos pagka matapos sa Bisaya, nalaos, pag nalanta, na yung pagkatao niya, yung kanyang person, eh nalalanta rin yung pananampalataya mo. But if you are a disciple of the Word, the true light, which is the living Word, and the written Word, the living Word, which is the true light, which is Jesus Christ, kung ikaw yung disciple nung tunay na ilaw na dumating rito sa libutan, you will remain on your faith. Hindi ba? Kaya ang totoong lumapit sa Panginoon Jesucristo doon sa kanyang light. Sabi ng Biblia, sa John 3, 19 na, basahin ko ulit. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds are evil. For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light. Yun yun. So kung hindi ka maniniwala na siya ang light, you are practicing evil. Yun yung dahilan eh. Kaya nire-reject ang Panginoon sa Kristo, because He is the light. Pag may Kristo ka sa buhay mo, yung lalapit sa Kanya, yung gusto ng liwanag, hindi po natatakot sa Kanyang kasalanan, i-confess niya. Hindi niya itatago, isasabihin niya sa Panginoon sa Kristo, iiwan niya. Kung lalapit siya. Now, if Jesus Christ is not your light, yung sinasabi mong good character yung light mo, yung sinasabi mong good person ka yung light mo, darating ang time na expose ka sa Panginoon para makita mo ng totoong talagang liwanag sa ating buhay. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Siya po. Alam mo, maraming taong, ano tawag yan? Pwede makapag-testify. Countless people na makapagbigay ng testimony. Nang sila yung mga na-member pa sa religion without any relationship to Jesus Christ. Yung mga buhay nila ganun pa rin. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, religion cannot change the real person. Religion cannot change our spirit. It can entertain us. It can help us. That's true, hindi masama ang religion. It can change us. It can help us. It can entertain us. But it cannot totally change our person, personality, or either our being a creation. It is only a relationship unto Jesus Christ that will change us totally. Genuinely. Hindi po pseudo change, hindi fake, hindi fictitious na pagbabago. The genuine change. And every darkness of our lives will be lightened by God. Marami mga tao makapagsabi niyan. Dati ganun sila. Si Pablo ganun, mamamatay, 1,000 pinatay. Si Maria Magdalena, sa Bible lang. Marami akong pwedeng sabihin sa inyo. Kahit kaya sarili ko. Sabi nyo, adik kayo sa aking kabataan, August 4, 1960s, adik ako, pusher din ako noong una.
disobedient to parents. Di ba? Lahat, ando doon yung kadiliman eh. Ngayon, pastor ako, ay hindi mo sabihin yung pagkatao ko naging light na, no? It is Christ who lightened me. Hindi po, yung pagkatao ko, ganun pa rin eh. May mga kadiliman pa rin, may mga dark sides tayo. Ang kaibahan lang po, kasi yung mga dark sides natin, nakikita na natin na hindi na pwede nating matago sa harapan ng Diyos. Kaya huwag kayo mamumuhay doon sa light ninyo. Huwag kayo mamumuhay doon sa ilaw niyo. Mamuhay kayo sa ilaw ng Panginoon sa Kristo. Sabagat yung ilaw niya, yun yung magko-cover doon sa ating, yun yung magpapatakbo, magpapaalis sa ating mga kandiliman. Eh tayo, kung umasta tayo, baka tayong ilaw sa iglesia eh. Makakita lang tayo mga kapatid dyan na nasa kandiliman, na failure, nagkamali, na mistakes. Kung makaasta ka, parang ikaw ang tunay na ilaw dyan. Na ang totoo niya, kung ikaw na lang mag-isa, gumagawa ka rin ng kandiliman, di ba? Huwag na tayong, sabihin ng, huwag na tayong maarte, huwag na tayong corny. Corny sa ating pananampalataya. Let us be truthful. Let us come into the light. Ito yung position natin. Without Christ, without the true light, lahat tayo nasa kadiliman. Ngunit nagpapasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Dahil sa kanyang ilaw, dahil siya ang ilaw, tinuruan tayo ng tamang daan. Maliwanag sa atin na itong daan na to ang tunay para sa buhay na walang hanggan. Noong una, ang kadiliman, ginagawa nating liwanag. Yung pagkagahama natin sa pera, yung mga bisyo, ginagawa natin liwanag. Pero ngayon, kung may Panginoong Jesucristo ka, ang tunay na may Panginoong Jesucristo na lumapit doon sa tunay na liwanag, sabi ng Biblia, may expose. No? May expose. Ang lahat ng dark side niya. Ngayon, kung hindi ka na-deceive, hindi ka nalinla sa liwanag sinasabi mo, makikita mo. Marami ka pang kadilima sa buhay mo na dapat may overcome through the light of Jesus Christ, through Jesus Christ. At ang keyword dyan is come unto Him, di ba? Come unto Him. Okay, so basahin natin sa John 12:35-36. Alam mo, itong darkness, mga kapatid, kadiliman, darkness distort, darkness confuse, and darkness is so dangerous. Pag sinabing distort, binabalastot niyan lahat ng reasoning natin ng ating mga paningin. Kahit naandiyan na tayo sa bingit sa kamatayan, ang darkness ng kadiliman, yung pleasure ng kasalanan, ang kanyang pinararamdam sa atin, hindi yung kadelikado ng kasalanan, that is darkness. Yung hindi mo nakikita yung kadelikado sa ginagawa nating mga kasalanan, sapagkat ang ating nararamdaman, ang pleasure sa kasalanan, ang siya nating pinupukusan, that is darkness. Huwag mo sabihin sa akin, nasa light ka. Hindi ba? At mayroong mga indication sa mga taong nasa light. Mga example. Basahin natin sa John chapter 12, verse 35-36. 1 kapitulo 12, 35 hanggang 36. Pag hindi ito natapos ngayon mga kapatid, isi-series ko to. Bukas. Sabado bukas, oh, ganun pa rin ang sambahan natin online. Nasa inyo ng mga local church kung susunod kayo sa amin na mag-o online dito sa mga goy. John 12, 35-36. Then Jesus said to them, a little while longer the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. These things Jesus spoke and departed and was hidden from them. So, sabi rito, while you have the light, 35. Then Jesus said to them, a little while longer, the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. So, in living pala, meron tayong dapat lakaran. At yun yung kadiliman. At huwag kang kasi siguro, sabagkat kung ikay naglalakad sa kadiliman, may time na itong kadiliman, naglalakad sa liwanag, may time na yung darkness, pag hindi ka naglakad sa liwanag, i-overtake sa'yo, lalampas pa sa'yo yan, overtaken ka ma. Kaya nga sabi ko nga eh, we are in the end of days. Tatapos ng mga kapanahonan. Sabihin ng Panginoon Kristo, gumalaw kayo, gumawa kayo. Andiyan ba yung liwanag? Sapagkat darating ang time na darating ang kadiliman at noong mga panahon na yon, wala ka lang magagawa pa. So try to
give substance and flavor of your faith. Ano? Alam mo, itong buhay natin, itong dito sa lupa ba? Itong pamumuhay natin dito sa libutan. Pag hindi ka talaga hinira ng Panginoon, pag hindi ka pinalapit sa Kanya, pagka wala kang relasyon sa Kanya, we are blinded, we are walking in the dark. Di ba? Kaya nga, itong kaligtasan mga kapatid, para talaga to sa mga taong hiniran ng Diyos, sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Kasi mahirap intindihin eh. Di ba? Akala natin yung liwanag na ating yung kadiliman na ating nilalakaran ngayon, liwanag sa atin. Darkness will distort. Darkness will confuse us. Yun, lilituhin tayo niyan. Akala natin liwanag, pero yung pala kadiliman yung nilalakaran natin. Kaya maraming mga tao ngayon who hated the light sa Panginoon sa Kristo. Walang kabuhay-buhay kung pag-uusapan ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Pero pagkagawain masasama, gawain ng kadiliman, buhay na buhay. Kita niyo? Di ba? Buhay na buhay. Paggawain masama, buhay na buhay. And the reason why they did not go to the light or come to the light, sabagkat they are afraid that their deeds will be exposed. Pero ang totoong anak ng Diyos, ang totoong hinirang, nagmamahal sa Diyos, at gusto yung kadiliman ng kanyang buhay, ay mawala. Lalapit ka sa Panginoon sa Kristo. Yun po yung magbibigay ng liwanag sa pag-iisip mo. Kaya sabi ng Biblia, ang keyword pa din dyan is, come. Come to the light, sabi ng Biblia, mga kapatid. So, sabihin natin, no? Araw-araw kahit saan, we need the light. And Christ is the light of the world. Yun, mga kapatid. Ikatlo, nandito na lang siguro tayo para isiris natin bukas yung ibang claim niya. Basahin natin sa John chapter 10 verses 9 to 12. John chapter 10 verses 9 to 12. Sabi rito, katlong claim ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya, I am the good shepherd. Oh no, verses 9 pala. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out of find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. So meron siyang claim rito. He is the door and he is the good shepherd. Speaking of door, mga kapatid, ito yung exclusivity. Exclusivity. Pagka-exclusive, no? Nung ating kaligtasan. Kasi, hindi naman literal na pinto yan eh. Pag sinabing Jesus Christ, dudugtong yan sa eternidad. Dudugtong yan sa kabilang buhay. Dudugtong yan sa eternal life. Marami ngayon mga pinto, mga kapatid, na ipinipresentar sa atin upang maligtas tayo, di ba? Marami. May pintuan dyan ng relihiyon na sabi, pag hindi ka sumanib sa amin, hindi ka maliligtas. Bakit kami lang yung nagdadala ng salita ng Church of God at ang ililigtas sa Diyos, ng Diyos ay yung Church of God. Yung palang pangalan, ay pangalan lang doon sa sect. Pangalan lang doon sa Biblia, pero yung quality being a Church of God, ay wala ron. It doesn't mean na by name lang tayo maliligtas. Basta nasakop lang tayo sa Church of God or Iglesia ni Cristo, sabihin na natin na tayo maliligtas. It's not on the group. Maraming pintuan ang pinipresentan ng kaligtasan eh. Pag sinabi niya, I am the door, it speaks of exclusivity. Na wala na pong ibang pinto. Wala na pong ibang pintuan pa para sa buhay na walang hanggan. Maliban sa Panginoong Jesucristo, you must enter unto Him. Siya po papasukan mo. Siya po ang lalapitan mo. Siya po magiging pintuan mo through eternal life. Marami pinipresenta na ngayon eh. Yun nga, yung religion. Ikalawa, yung mga persona. Meron mga nagpipreach ngayon. Di ba? Ano pinipreach sila? Kung hindi kayo dadaan sa akin, hindi kayo mapapatawad sa inyong kasalanan, you will damn into hell because I am the appointed son of God. Naririnig naman natin yan. Hindi yan intriga. Hindi po yan pagtitira. Naririnig natin. Kung ba't narinig natin, wala na lang tayong stand to balance man lang sa mga pag-iisip ng tao. Hindi pwede. Huwag ka magalit ha.
totoo, malaki yung ministry mo. Sino ba naman ako? Babangga sa'yo, gulayat ka. Pero sabihin mo katotohanan, there is no other. Lord, kaya huwag mo i-claim sarili mo. Sabihin mo, pag hindi dumaan sa akin, hindi ka mapapatawad because I am the appointed son of God. Sabagat hindi ka dadaan sa akin, eh kinuha mo na lang yung image ng Panginoon sa Kristo eh. Bakit dudublihin mo pa yung image niya? Ang tanging tao o ang tanging Diyos na nagkatawang tao, ang tanging persona na nagsasabi, even before na hindi ka pa nag-exist, walang iba ang Panginoon sa Kristo, the true Christ of the Bible, the God of the living and the dead, not only to the Jews, the Christ of the Jews, of the Jews and the Gentiles. He is the door, He is the true door. Kayo kayo maniniwala mga kapatid, ha? Ito, in matters of legalities, you have your own freedom of expression. In matter of legalities, you have your own freedom of choice, of your own religion. And you have the right to express your faith. And I have also the right to express my stand of my faith. Basta wala lang tirahan ng mga persona, di ba? Mahirap naman kung may isang tao dyan sabihin niya, maliban na lang kung kayo lalapit sa akin, luluhod sa akin, hindi kayo mapapatawad sa kasalanan. Eh tayo, alam natin ang katotohanan. Even before nag-claim ka yan, tapos na yan kay Christ na. He is the ultimate door. Wala na pong iba. Sino yung Kristo na yan? Yung Kristo na yung mga kapatid, ito yung sinasabi ng Biblia. 2,000 years ago, naging namatay siya sa cross para sa ating kasalanan. At he is not only the Christ of the Jews. Na sinasabi natin na si Kristo ang Kristo sa Hudiyo lang, Savior sa Hudiyo. Ang Savior sa Gentile ngayon, ikaw na naman ang naging Kristo. This is my right also to express my faith without giving any malicious na attack sa'yo. Hindi ba? Huwag natin ikot yung salita ng Panginoon sa Kristo na para bang tayo yun. That is deception. I-present natin ang truth. Sinabi yun, wala ka pa. At yung Kristo na sabi na doon na sa itaas, nabuhay na maguli. And do not quote his word as if na parang mga salita mo. So marami mga door na yung pinipresente sa kaligtasan, the door of their doctrine. Di ba? Kapag hindi ka sumunod sa kanilang mga pagtuturo, marami yung door eh. Yung iba, yung kaligtasan nila, ang pinipresentar na pintuan, si Kristo. Lawas, magre-receive ka is you are saved by grace. Tapos may iba pang pintuan na bubuksan na kailangan sundin mo itong batas na to. Huwag kang kumain ng baboy, magsamba ka sa Sabado. Hindi ito mag-aatake. Ha? Dahil pag hindi mo sinunod yun, eh wala rin kwenta yung kaligtasan mo. No. Salvation, wala na pong iba doon kay Christ. Kaya nga sabi ng Biblia eh, Acts 4:12, wala na pong pangalan na ibinigay ilalim sa silong ng langit upang ang lahat ng tayo maligtas. Maliban na lamang po sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, only Jesus Christ, the exclusive door to heaven. Huwag natin palitan. Okay lang yung religion natin. Pero tingnan mo naman, huwag mo ipantay doon sa doctrine mo yung Jesus Christ. Ang Panginoon sa Kristo is the Son of God. Di ba? Kaya sabi sa Ephesians chapter 2, eh, for by grace you are saved through faith. And it is not of your own effort, of your works, lest any man should boast. But it is a gift of God, for we are called, no, to do good works. Yun po yun. Ephesians 2, 8, 9, hanggang 10. So, nung nag-claim ang Panginoon sa Kristo, I am the door, the exclusivity to heaven is on Him. Siya po ang pinto. Okay lang maghanap ka ng grupo kung saan lalago ka, maintindihan mo. Okay lang magkikinig ka sa tinatawag mong apostol, ministro o pastor. Pero ikaw naman, apostol, ministro o pastor, sino ka ba? Huwag mo naman i-claim na ikaw na ang pintuan. Because all scripture pointed to Jesus Christ. John chapter 17, ano sabi dyan? Hindi ako nagkamali. You search the scripture. Because you think that you will have eternal life by searching on it. But the scripture is pointing to me. So ito palang kasulatan na to, eh wala rito yung kaligtasan sa pagbabasa, kundi yung pinopoint ng kaligtasan, ang totoong Kristo na siyang tagapagligtas. And we do not know Jesus Christ without the Word of God. So kaya memorize mo pa ang mga salita ng Diyos without going to the door, pointing to the door, wala ka relationship sa Panginoon sa Kristo, kahit ang galing mo pa sa debate, memorize mo pa lahat ng versikulo,
Eh wala ka pala doon sa pintuan, hindi ka nga nakapasok sa Panginoon sa Kristo eh. Nakilala mo lang siya, pero hindi mo siya napasok. Di ba? Alam mo, pinanampalatayaan mo, pero hindi, wala kang pakipagrelasyon sa Kanya. Holistic po kasi eh. Pag may pananampalataya ka, it will produce relationship. If you have faith in Christ, it will produce a relationship. It will produce intimacy. It will produce fruits. Di ba? Yun po yung totoo. Hindi po yung Sunday Christian ka, nakaupo-upo ka lang, sabihin mo, yun na. Hindi ko kayo binibigyan ng false guilt ha. Hindi ko kayo kinocondemn. Pero pinapalaliman mo lang pagkakaintindi sa ating pananampalataya, mga kapatid. So it's na sabing, I am the door, the exclusivity to heaven. He is the door. So do not present yourself as Christ. You are a false Christ. Do not present yourself as the door. You are a pseudo door, a fake door. Because the genuine, the true door is Jesus Christ. He is the door. Sabi nga niya, ang nag-una sa ako, kamaulahim, ang mga kawatan sila tulisan. Kaya ako ang tinuod niya, pultahan. And he is the good shepherd. Babantayan tayo, mga kapatid. Good shepherd siya. O sasaka, maayo nga pastor. Kaya nga, the Lord is my shepherd. Kahit meron tinatawag delegated shepherd, still the good shepherd is Jesus Christ. Kaya kayo mga follower dyan, nagsasamba sa church, huwag niyong sabihin good shepherd na. Kaya naman mga ministro, mga pastor, huwag niyong sabihin good shepherd ka. Isa lang po ang good shepherd, ang Panginoon. Mga alipin lang po tayo. Huwag tayong magpapagood siya sa harap ng tao. Kahit nga ang Panginoon sa Kristo eh. Pinagsabihan siya, maayong magtutudlo. Kung sa isulti ng ginawa sa Kristo, ano may sulti mga kanakong maayo? Diyos ray maayo. Ayun, kung naglautan ng Panginoon dito, ginan lang ito niya, kaya para mutong ha, na hindi glory to me, glory to God. Yun po yun. Kaya hindi po tayo na master to become a pleaser of men. Magiging good siya tayo sa kanila. Hindi po. Sapagkat ang pagka-shepherd natin, pagka-good shepherd natin, eh hindi mapapantayan sa goodness sa pagka-shepherd ng Panginoon sa Kristo. So let us admit in front of our sheep na may pagkukulang tayo. Di ba? Na meron tayong kahinaan na hindi natin kayang bantayan lahat ng mga tao. Kaya nga kayo mga nakikinig sa akin na panal sa lockdown, itong leader niyo, pastor niyo, intindihin niyo. Hindi man ito makatulong doon sa inyo. Subject sa limitation eh. Sabihin niyo na hindi ako good shepherd, go. Tanggap ko yan. Kasi isa na lang ang good shepherd eh. Pagkino, so alam ko may pagkukulang ako. May pagkakamali. Kung sabihin nyo, yung mga tao ko mismo, may binigay ng Diyos sa akin, sabihin hindi ako mabuting pastor dahil may mga pagkukulang ako, accepted ko po yan. Kasi isa lang po ang good shepherd. Ang Panginoon sa Kristo. Pero the question is, bakit ako tinalaga? Kung siya lang ang good. So wala pong issue sa goodness eh. Natural, gagawa tayong mabuti, pero between the goodness of God, the good shepherd, which is Jesus Christ, and your shepherd, the delegated one, wala pong comparison dyan eh. Kasi isa lang po ang mabuting pastol. May mga kahinaan tayo. Whether we are good on this side, pero sa ibang side naman, palpak din tayo, di ba? So give substance and flavor of your faith. Kailangan maintindihan mo. Wala to sa gawa mo ang pintuan sa mabubuti mong gawa, ang pintuan patungong langit. Wala sa relihiyon mo, di ba? Na dedepensahan mo hanggang kamatay yung relihiyon mo, kahit mali na, kundi nasa Panginoon sa Kristo. So, come unto Him. Have a relationship with Him. Diyan lang muna tayo sa ating pagtatalakay, si series ko ito bukas. Maglalive ako bukas, Sabado. Sana naintindihan natin ito, mga kapatid. Una, He is the bread of life. Ano, may taste ba siya sa'yo? Walang kalasa-lasa pa rin, ano? Ang unang pray ba dyan? Hindi ka nga nagpe-pray. Pe-pray ka lang, may problema na. Kung ubo-ubo ka na, may sipo na. Tapos sabihin mo, corona na. Di ba? Tapos, pagkatapos ng quarantine mo, balik normal na naman, binaliwala mo. Yun yun. Walang ka-taste-taste, di ba? Maraming mga Christian yun, hindi sa kinocondemn kita. We try to recheck our faith. Kung totoo ba, may lasa ba, may flavor ba? Baka matabang na. Di ba? Eh, relationship nga lang natin. Dapat may substance at labor. So, yun lang po yun, no? He is the bread of life, and then He is the light of the world, and He is the door and the good shepherd. Sana naintindihan natin yan. Bukas, isi-series natin to. Itong tatlo na naman na pag-i-claim niya na I am.
So, maraming salamat sa pakikinig nyo sa gabi nito. Sana naman eh patubayan kayo ng Diyos at ibigin niyo ang Panginoong Diyos, palalimin pa yung pananampalataya. Hindi po necessary na parang tayo nakayuko, nagbasa ng Bible. Pero lalo na hindi necessary na puro na lang tayo cellphone. Hindi po necessary, puro na lang ito, talak ng talak dyan sa mga chat ng chat dyan sa mga katropa natin, sabi nga nila. Pero hindi rin po necessary, very necessary po na kailangan makipag-usap din tayo sa Diyos, di ba? So palalimin, give substance and flavor of your faith. Yun po yun. Bigyan mo ng quality, bigyan mo ng lasa, yung pananampalataya mo. Sana naintindihan natin to, the three I am of Christ. Bukas, papatuloy natin yung tatlo. At ingat-ingat kayo dyan sa mga bahay-bahay nyo. Bawat isa at yung uuwi rito, siguraduhin mo pag-uwi mo rito dahil gusto mo nang lumaya, magbuhay normal, na sana naman yung mga commitment natin sa Panginoon, yung mga pananampalataya natin, lalo pa natin palalimin, di ba? Kasi may nakikita ako sa unahan eh. Alam mo yung matagal ka lang na bilanggo? Ang nakikita ko sa unahan, itong reckless freedom eh. Pag nagbalik normal na tayo, sabi nga ni President Duterte, hindi tayo babalik sa new normal. Statement niya, nabasa ko sa FB. Ngundi, babalik tayong normal. Yun yung statement niya. Nakikita ko na sa unahan, pag nagbalik pang normal, kita ka, balik dati pa rin. Kasi nakikita ko eh, pagbabalik ng anak ng tao, sabi nga, pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, basahin mo sa Matthew, tulad daw ng mga araw ni Noe, eh. Nasa normal eh. Nagiinuman, nagsipag-asawa, hanggang dumating daw yung baha. Ibig sabihin, hindi nyo normal, balik normal. Yun yung, hindi na naman tayo dadalawin ng pestilences, ito, yung mga ganitong mga sitwasyon, babalik normal naman. Maniwala ako dyan yung normal. Makakalimutan din yung corona, lalo na yung face mask. Kasi yun ang kita ko sa end of days eh. Ngayon, ito, pahiwatig lang ng Panginoon. Sana nagbigay leksyon tong pandemic na to. Nagbibigay warning, nagbibigay ng ano tawag dito, ng tsansa sa atin upang magbago tayo sa pag-iisip. Lalong kakapitan natin at pananampalataya. I tell you, after this pandemic, babalik tayo sa normal. Nakikita ko na. Kasi nabasa ko eh. Kanina, dinalaw ko ang Biblia, binasa ko. Kapag darating ang anak ng tao, katulad daw sa mga panahon ni Noe, eh, kung saan yung mga tao, si pag-asawa, so normal, nagiinuman, kumakain, naghudyaka, bahaka. So asan yun yung normal doon, di ba? Ganun yung sitwasyon sa last days eh. Hanggang darating yung dilubyo, darating na yung kaparusahaan ng Panginoon Jesucristo, ng Panginoon Diyos. So sana naintindihan natin to, mahalin nyo ang salita ng Diyos, create intimacy sa ating pakipag-relasyon sa Panginoon Jesucristo. Ito po yung alipin nyo, Brother Dodo Gonzales, salamat sa pakikinig nyo. Bukas, loloobin ng Panginoon Diyos, magla-live ulit tayo. God bless.